Unang Juan. Hindi ito Juan na First John. First John. Medyo bandang dulo. First John. Chapter 1. We'll be reading verse 1 up to verse 7. John, 1 John chapter 1, verse 1 to 7. Sige, nakita na po. Sige, tayo po ay salita sa pagbasa muli ng mga talata hanggang talatang ito. Okay, verse 1. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. For the life was manifested, and we have seen him, and bear witness, and show unto you that eternal life which was with the Father, and was manifested unto us. Verse 3. That which we have seen and heard, declared we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. And this things write we unto you, that your joy may be full. Verse 5. This then is the message which we have heard of Him, and declare unto you that God is light, and in Him is no darkness at all. If we say that we have fellowship with Him, and walk in darkness, we lie and do not the truth. Verse 7, all together, tayo po'y sabay-sabay. Ready, begin. But if we walk in the light, and as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. Okay, sabi yan, okay, paulit-ulit yung mga talata na makikita natin dito, ano yung mga words na inulit-ulit dyan. Nakita nyo? Fellowship. Okay, the word fellowship. Ano po? So that will be our topic today, this morning, fellowship of the believers as one family in the Lord. Okay, fellowship of the believers as one family in the Lord. Ano po? Fellowship. Okay, so but before that, let us close our eyes, let's bow our head. Ay po'y manalangin. O Diyos, inyo pong i-bless ang mga talata na amin pong nabasa at magsilbi itong pagkain spiritual namin sa ngayon at may uuwi ng bawat isa at naway maging pagpapala po sa amin dahil ng Diyos ang mga katotohanan ito. Pangunahan mo kami at bigyan mo kami ng mensahe na titi mo at tutubo sa puso namin at may papamuhay namin ulit sa lahat ng Panginoon. Kalian mo ang Diablo na huwag makagawa sa aming kalagitnaan. Ihanda mo ang aming puso, ang aming kaisipan, maging doon sa mga kapatiran na hindi po naka-attend ng church. Maybe sila po'y manunood at nanunood, Panginoon, ng pangangaral ng salita mo ngayong umaga na ito. Tulungan mo sila na ang kanilang puso ay may handa din po nila. Magbigay ka ng minsan katotohanan sa puso nila at higit sa lahat ay kanila po may pamuhay ang katotohanan ito na iyong pag-aaralan, Panginoon. Salamat po ito po kami dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Kayo po makakupo. Fellowship of the believers as one family in the Lord. Because today is our F4. Amen? F4. Fun, food, fellowship, and feasting in the Word of God. And that is fellowship. Okay? Ano po? So, fellowship of the believers as one family in the Lord. Okay? Fellowship of the believers. Ibig sabihin, pagsama-sama ng mga mananampalataya bilang isang pamilya sa Panginoon. Okay? So, tayo po'y isang pamilya. Ano ho? Sa Panginoon. We are one family in the Lord. So, as one family in the Lord, we need to have a fellowship of each and everyone. Ay dapat nagsasama-sama po tayo bilang isang pamilya po sa Panginoon. Okay? So maganda ang isang church ay dapat po ay pagsama-sama ng mga pamilya. Okay? We are composed of families in the Lord. So okay? So tayo ho ay dapat na nagsasama-sama. Ano po? Bilang isang pamilya ng Panginoon. So ang mga Pilipino,
we are so much concerned about our family, ano, family bonding. Okay? Family relationship. Amen? Okay? So, maganda na meron po tayong family. Ano ho? Ika nga, kung hindi ka tanggap sa inyong pamilya, pero at least meron ka pang isang pamilya na kung saan tanggap ka rito. Because we are also family. Amen po ba? Ano ho? Na kahit na hindi mo kadugo, hindi mo kaano-ano, hindi mo kadugo, pero pamilya tayo dito. Ano ho? Pamilya ang ating turingan. Hindi po ba? Fellowship of the believers as one family in the Lord. Ano po? Kung makikita po natin dito in the book of Acts as an introduction, okay, ilipat muna natin sa book of Acts. Isang talata lang gusto kong basahin sa inyo. Ang sabi dito ng Acts chapter 2, okay, heto ho as church, dito sila nabuo, ano ho, at naging maganda ang kanila pong pagsasama at ang kanilang ang gawain ng Panginoon ay talagang pinagpapala ng Diyos because of this fellowship. Look at this. In Acts chapter 2, verse 42, ang sabi po dito, no ho, Acts chapter 2, verse 42, the Bible said, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine, and look at that. Anong word? Kita nyo na ba? Acts chapter 2, verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and in breaking of bread and in prayers. Okay? So look at the word fellowship. Ano po? So doon po sa New Testament church, New Testament time, ano po? Sa church age, sa panahon ng mga apostol, fellowship of the believers is one of the key factor, okay, of the New Testament church for their numerical and spiritual growth of the church. Okay? Are you listening? Ano po? Kaya po yung church sa Jerusalem, the first church in Jerusalem, whom the Lord Himself started this church, okay? Ganon sila ka-concern, ano ho, sa pagsama-sama, and this is one of the key factor, that's why the church is fast growing. Okay? Pinagpapala sila. Hindi lamang po spiritual na pagpapala, ano ho, at spiritual na pagdami, spiritual growth, not just spiritual growth, of course, but numerical growth. Numerically, sila po'y pinagpapala because of fellowship. Amen po ba? Amen. Kaya po yan ang desire po natin. If we want this church, na tayo ho'y lumago, dumami, not just spiritually of course, but numerically, we need to have a concern with regards sa fellowship. Pagsama-sama. Amen po ba? Amen. This is the right kind of fellowship that the believers or true believers should go with. Ito yung dapat na fellowship, pagsama-sama na dapat po nating pinapahalagahan, pinupuntahan, ano ho, yung pagsama-sama ng mga totoong mananampalataya. That's the right kind of fellowship. Bakit po right fellowship? Kasi mayroon pong wrong fellowship eh. Ano ho? Diyan sa labas wrong fellowship yan. Pagsama-sama din yan eh. Di po ba? Ano ho? Nagsasama-sama kayo bilang mga barkada. Yung mga dati yung barkada, nagsasama-sama kayo. And that is also fellowship. Pero it's wrong kind of fellowship. It's a wrong kind of fellowship. Bakit? Natututo ka lang ng kasamaan dyan eh. Natututo ka lang ng kulukuhan dyan eh. Ano ho, sa fellowship nyo na yan, sa pagsama-sama nyo na yan, hindi ka natututo ng mga bagay na spiritual at ng magagandang bagay. Hindi katulad ng pagsasama-sama natin as one family in the Lord, we have fellowship and this is the right kind of fellowship na dapat nandun ka at dapat sinusuportahan mo. Kung anak ka ng Diyos at totoong mananampalataya ka, dapat hetong fellowship na ito pinapahalagahan mo. Amen. That's right. Okay? Ano ho? A true believer loves ano ho? To be with a fellowship of his of or her fellow brothers and sisters in the Lord. As one family in the Lord. Ano ho? Ang isang totoong mananampalataya, tayo ho ay dapat
mahal natin ano ho yung fellowship o pagsama-sama ng atin pong kapwa mga kapatid sa Panginoon. Amen. Ano ho, mga mahal natin na kapatid sa Panginoon. Okay? Brothers and sisters in the Lord. Kaya nga brother and sister ang tawagan natin dito eh. Di po ba? Amen? Amen. Ano ho? Di nyo ba nakikita? Kaya nga kahit na, magmatanda pa ako sa mga to. Tinatawag ko ate. Bakit? Ano ho? In respect sa mga dahil sa inyo, yung pamilya tayo nito eh. Ano na gusto ko tawagin yung mga ate yan? Matanda sa inyo ate. Okay, kuya. Ano ho? Okay? Sapagkat binubuo natin dito yung magandang samahan natin. No ho? Birds with the same feather flocks together. Amen? Ano ho? Ang nagsasama-sama mga ibon, ang tawag dyan yung mga ibon. Okay? Together! Kung sino-sino yung mga padalas mong kasama, yun ka, ganun ka! Ano ho? Kung sino ang padalas ninyong kasama, magiging ganun ka! Ano ho? Kaya kung sinong kasama mo pong maka-Diyos ng mga tao kasama mo palagi, hey listen, magiging maka-Diyos ka. Amen. Okay? Magiging maka-Diyos ka kung ang kasama mo palagi ay maka-Diyos na tao. Pero kung hindi maka-Diyos yan, hey listen, maka-Diablo yan. Matututo ka ng kalokohan dyan at magiging ganun ka rin. Ano ho? Madalas mahahawaan ka yan. Okay? Madalas kung sinong kasama mo, nagiging ganun ka. Ma. Di po ba? At ang sabi ni God, Jose Rizal, ano ho? Ang sabi ni Jose Rizal, tell me who your friends are, and I will tell you who you are. Di po ba? Sabihin mo ka sa akin kung sino makaibigan mo, at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Di ba? Kasi kung sino yung makaibigan mo, yun ka, magiging ganun ka. Ano ho? Kaya mga kapatid, mas maganda pa, mas masarap na kasama mo ay yung mga maka-Diyos na tao. Amen. At yung takot sa Diyos sapagkat magiging ganun ka rin. Right. Right. Ano ho? Yung mga kabataan, binira, ayahin mo dito sa fellowship, wala. Mas gusto nila yung fellowship nila sa labas. Okay? Pero hindi tama fellowship. Ano ho? Fellowship sa inuman. Right. Fellowship sa bibuhan. Right. Diba? Fellowship sa galaan. Ma. Okay? And that is why we have a lot of fellowship, ano ho, in this church. Kaya binubuo natin yung atin pong fellowship dito. Meron tayong children's fellowship. Di po ba? Meron tayong youth fellowship. Meron tayong ladies fellowship. Meron tayong men's fellowship. Meron tayong elderly fellowship. Ano ho? Yan ang dapat buuin natin dito. Okay? At pagkatapos, ano, pag marami na tayong mga business people dito, meron tayong business people fellowship. Amen po ba? Ano ho? Mga professionals. Okay? Fellowship of professionals. Okay? Mag-fellowship kayo dyan. Ano ho? Na dapat magsama-sama kayo. Kaya para maging kapatid kayo ng church. And that is fellowship. Yan ang magandang fellowship. Amen? Amen. Ito ho, binasa natin dito. Balikan natin ng 1 John. Paulit-ulit na binabanggit yung mga talata, yung mga words dito. The word fellowship. Okay? At ang fellowship na ito ay dapat meron tayong sinesentrohan. Ano ba ang dapat nakasentro sa fellowship? Ano ho? Ang fellowship ay dapat meron tayong tamang nakasentro dyan. Ano ho, hindi tayo nagpe-fellowship dahil lang po doon sa mga bagay na nagawa natin, accomplishments, o doon sa mga bagay na ipagmamayabang mo. Ano ho, hindi yun ang sentro ng fellowship eh. Hindi rin ang sentro ng fellowship natin, kainan lang. Ano ho, kainan lang. Maganda yung may kainan, pero hindi yun ang maging sentro dapat ng ating fellowship. Are you listening? Amen. Ano ang dapat maging sentro ng ating pong fellowship? Number one, fellowship should be centered to the Lord. Amen. Fellowship should be centered to the Lord. Dapat nakasentro sa Panginoon. Ang pagsama-sama ay palaging nakasentro dapat sa Panginoon yan. Amen. Okay, look at verse 1 to 3. Ano ho? Especially verse 3. Verse 3 na lang. Sabi dito, ano? Verse 3.
First John chapter 1 verse 3. Sabi ng talata, that which we have seen and heard, declare we unto you that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Amen? Amen. Ang sentro ng fellowship ay dapat nakasentro sa Panginoon. Right. Okay? Siya yung dapat nakasentro dyan. Siya yung dapat nilag-uusapan dyan. Amen. Ano? Siya yung dapat itinataas dyan. Ano? Sa fellowship at pagsama-sama na yan. Ano? Doon sa church ay dapat kung meron tayong mga fellowship dyan, si Kristo ang dapat na itataas dyan. Amen. Ano ho? Why? Letter A. Because He is the life. Siya ang buhay. Ano ho? Walang kwenta, patay ang fellowship kapag walang buhay. Si Kristo lang ang buhay. Look at verse 4. Talatang 4. Sabi niya, and these things write we unto you, that your joy may be full. Okay? Ano ho? Okay, verse... Verse 2. Ano? Verse 2. Sabi dito, for the light was manifested and we have seen it and bear witness and show unto you the eternal life which was with the Father and was manifested unto us. Okay? Verse. Yan sabi po ng talata. Ano ho? So, He is the life. He is the life of the fellowship. Kaya siya po ang buhay. Ano ho? Siya ang buhay. Kaya may kasiyahan dyan. Mayroong joy. Amen. Kapag ka may buhay, may joy. Right. Hindi po ba? Pero kapag ka patay, walang joy yan. Ano ho? Amen po ba? Because He is the life. Ang totoong buhay ay yung buhay na lang kay Kristo. Amen. Okay? Kaya ang dapat naging sentro sa fellowship, sa pagsama-sama, ay sa Panginoon sa Kristo sapagkat siya lang ang buhay. Amen. Siya ang buhay. Ano, I am the resurrection and the life. He that believeth on me, though he were dead, yet he shall live. Sabi ng Panginoon. Siya lang ang buhay. Kung wala sa iyo si Kristo, 1 John chapter 5, verse 12, ang hindi kinaroon na ng anak ng Diyos ay walang buhay. Tama. Sabi ng Biblia. Ano, kaya ang dapat maging fellowship at pagsama-sama ay dapat nakasentro sa Panginoon because He is the life. Amen. He is the life of the fellowship. Okay? Walang kwenta yung pagsama-sama dyan, murong patay naman yung nandyan. Bakit? Kasi wala sa iyo ang Panginoon. Wala sa iyo ang buhay. Ang fellowship, nagsasama-sama kayo sapagkat lahat kayo'y nakatanggap ng buhay. Amen. Na ibinigay ng Panginoon sa Kristo because Jesus is the life. Okay? Yes. Fellowship should be centered to the Lord because He is the life. That's the Bible said, ano ho? And secondly, letter B. Okay? Letter B. Because He is the light. He is the light. Ano ho? Sabi ng Biblia, verse 5. Then, this then is the message which we have heard of Him and declare unto you that God is light and in Him is no darkness at all. Okay? Fellowship should be centered to the Lord because He is the life. Pangalawa, letter B, because He is the light. He is the light of the fellowship. Amen po ba? Amen. Jesus is the light of the fellowship. Ano po? And what is the function of the light? Hindi po ba? Siya yung liwanag, siya yung kaliwanagan. Ano ho? Walang kwentang fellowship kung walang liwanag, kung walang ilaw. Tama. Hindi po ba? Okay? So, fellowship should be centered to the Lord because He is not just the life, but He is the light. Jesus is the light. Kaya dapat sa Kanya nakasentro. Sapagkat sa Kanya yung kaliwanagan eh. Ano ho? Siya yung liwanag. Amen po ba? Amen. Ano ho? Verse 6. If we say that we have fellowship with Him. Kung sinasabi mo na ikaw ay may fellowship ka sa Panginoon, sabi ng Bible, and walk in darkness, we lie and do not the truth. Ang sabi mo, ako ay meron ng relasyon, ako ay meron ng ka-fellowship ko ng Panginoon. Ano ho? Pero kung sabi ng Biblia, kung ikay lumalakad pa rin sa dilim, wala ka pa sa liwanag, wala ka din sa katotohanan. Ano ho? Wala ka pa sa katotohanan.
Kaya dapat ang fellowship na yan, kaya kayo nagsasama-sama, is because naliwanagan ka. Amen. Ano ho? You have been enlightened by the Word of God, by Jesus Christ, sapagkat siya yung light, sabi ng Bible. Nung nakilala natin ang Panginoon Jesucristo, naliwanagan tayo. Amen. Because He is the light. Kaya meron tayo magandang fellowship, sapagkat naliwanagan ka eh. Right. Ano? Malino na yung kaisipan mo eh. Hindi ka nagulang sa katotohanan. Okay, because nakita mo yung totoong liwanag na nagbubuhat sa Panginoon Jesucristo. Verse 7, but if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Maganda't nagsasama-sama yung kung lahat may liwanag na. Amen. Okay. Ano ho? Yung wala ka na sa dilim. Amen po ba? Amen. Okay, maganda ang samahan ng mga magkakapatid sa Panginoon. Kung lahat na nandyan nagpa-fellowship, ay wala na sa dilim. Amen. Kundi nasa liwanag ka na. Right. Okay, sapagkat ang sentro ng fellowship ay ang Panginoong Jesucristo. He is the life and He is the light. Okay, letter C. He is not just the life, He is not just the life, but He is the Lord. He is our Lord. Ano ho? Amen po ba? He is our Lord. Sa samahan na yan at magsasama-sama ng mga mananampalataya, siya ang dapat na susunod because He is the Lord. Amen. Panginoon eh! Sino ba kailangan masunod? Ang alipin o ang Panginoon? Kung totoong tinanggap niyong Panginoon sa buhay niyo bilang iyong tagapagligtas, ang sabi niyo sa inyong panalangin, ikaw na ang maging Panginoon ng aking buhay magmula sa ngayon. Ito ba? Amen. Kaya dapat sa fellowship, ano ho, siya nakasentro. Siya yung dapat na susunod. Ama. Amen. Okay, because He is the Lord of your life. No ho? He is the Lord. Ano ho? Siya ang dapat na susunod at naitataas. Sa pagtitipon ng mga mananampalataya at pagsasama-sama, wala tayong ibang bukang bibig at dapat na itinataas natin at nag-glorify natin pangalan ng ating Panginoon. Because He is the Lord. Amen po ba? So, fellowship, ano ho, CCF tayo dapat. Kaya ba yung CCF? Hindi yan Christ Commission Fellowship. Christ-centered Fellowship. Ano ho, meron kasi yung ano eh, sa malaking grupo sa Manila eh. CCF. Christ Commission Fellowship. Tayo din, CCF din tayo. Sa pagsama-sama natin, ano ho, ay dapat mga kapatid, tayo ho ay Christ-centered fellowship tayo. Sa ating pagsama-sama ay dapat Christ-centered fellowship. Kapag nagkakatipon tayo, dapat si Kristo lagi ang bida. Amen! Ano ho? At siya ang dapat pinag-uusapan. Right. Okay? Hindi si Batman. Hindi si Superman. Hindi rin si Crush. Tama. Pag nagpe-fellowship kayo, pinag-usapan dyan, hindi si Crush. Tama. Right. Hindi si ML. Tama. Hindi kung ano yung trending ngayon. Sa fellowship, ang pinag-usapan dyan, walang iba kung hindi at ating Panginoong Jesucristo. Amen. Siya yung dapat laging pila dyan. Tama. Right. Hindi rin yung accomplishment mo ang pagyayabang mo. Sometimes maraming mga pastors, fellowship of pastors, sometimes ano ho, nagpapayabangan na lang eh. Diba? Kaya sumasantabi ako minsan eh. Ilang mga pastors, payabangan din eh. Pag nag-fellowship, ano ho, kaya maingit ka lang, madidepress ka lang eh. Kasi yung gawain mo, ganun lang. Diba, payabangan yung iba mga pastors, kami, nakabili kami ng laki ng property namin. Ano? Ang laki ng church namin. May binilan ako ng bagong sasakyan ng membro ko. Diba? Payabangan eh. Ano? Hindi na itataas ang Panginoon, kundi yung mga accomplishments, ang mga bagay-bagay na dapat ipagmayabang. Hindi yan ang dapat sa fellowship! Ang dapat itinataas dyan, ang walang iba kundi ang Panginoon Jesucristo. Amen. Okay, because He is our Lord. Siya ang dapat itinataas natin. Ano ho? Amen po ba? Amen. Okay, so fellowship should be centered to the Lord. Secondly, fellowship should be centered in love. Amen.
pag-ibig. Pagmamahal. Ano ho? Fellowship should be centered in love. Ang fellowship ay dapat nakasentro sa pag-ibig. Walang pantang fellowship kung hindi nagpamahalan yan. Nagbabangayan kayo. Di po ba? Are you listening? Amen. That's the purpose of fellowship. And the fellowship should be centered in love. Okay? Because fellowship creates loving and caring each other. Amen po ba? Ano, pag nagsasama-sama kayo dyan, nade-develop dyan yung pag-iibigan. Bubuo dyan yung pagmamahalan. Pag nagsasama-sama tayo, amen po ba? Amen. Ano ho? Okay, dapat ganun ang nabubuo sa atin, pagmamahalan, pag-care natin sa isa't isa. Bilang mga mananampalataya sa Panginoon. O pastor, pag kailangan pala magmahalan, magliligawan kami. Ginawang ano eh. Magmahalan eh. Ginawang... Hey, listen. Ang tinutukoy nating pag-ibig dito is phileo. Filial kind of love. Ang sabi ng Hebrews 13, verse 1. Let brotherly love continue. Ano ho? Phileo. Pag-iibigan ng mga magkakapatid. Tama. Ano ho? Ay dapat na nidevelop yan at doon dapat ang sentro ng samahan at pagsasama-sama at ng fellowship natin sa church ay dapat nakasentro sa pag-ibig. Amen! Ano ho, wala tayong dapat itinatangi rito. Diba? Mahirap ka lang o pangit ka lang, hindi ka namin mahal. Hindi ka kaibig-ibig. Pangit na ugali mo, hindi ka namin kaibig-ibig. Hindi ka kaibig-ibig. Okay, itsipwera ka sa amin. Hindi dapat ganun. Right. Hindi po ba? Ano, love! Ano ho? Fellowship should be centered in love. Dapat sa pag-ibig. Ano ho? Yun ang sentro ng pagsasama-sama natin. Pagmamahalan sa isa't isa. Ano ho? Pagdadamayan. Okay? At pagmamahalan. Okay? Fellowship should be centered in love. Letter A. It creates loving His words. Amen. It creates loving His words. Pag nagsasama-sama tayo, ano ho? Nagbubungayan. Ano ho ng pagmamahal sa kanyang salita? Amen. Look at chapter 2. Nandang tayo, chapter 2. Yeah, chapter 2 na tayo. 1 John chapter 2. Ang sabi dito, 1 John chapter 2, verse 3 to 5. Ang sabi ng talata, fellowship din yan ha. Okay, fellowship din po ito. Sabi dito, verse 3. 1 John chapter 2, verse 3 to 5. Sabi ng talata, and hereby we do know that we know Him, if we keep His commandments. He that saith, I know Him, and keepeth not His commandments, is a liar, and the truth is not in Him. Verse 5, but whoso keepeth His word, in him verily is the love of God perfected, hereby know we that we are in Him. So it reads loving His words. Ang totoong, ano ho, mga kapatid, fellowship ay dapat nakasentro sa Panginoon. Pangalawa, ang fellowship ay dapat nakasentro sa pag-ibig. Sapagkat kung tayo nakasentro sa pag-ibig, mag-create yan ng pag-ibig sa kanyang salita. Amen po ba? Amen. Ano ho? We love His words. Minamahal natin yung salita ng Diyos. Ano ho? Amen po ba? Amen. Do you love His words? Amen. Palatandaan yan eh, kung talagang may tama kang fellowship sa Panginoon, nagbubungayan ng pagmamahal sa kanyang salita. Ano ho? Mahal mo ang salita ng Diyos. Diba? Ano ho? O, diba yung mahal mo? Yung minamahal mo. Okay? Yung tinig niya, mahal mo eh. Minamahal mo kung ano sinasabi niya. Ganon din po tayo. Kung tayo ho, mga kapatid, ay may fellowship ka sa Panginoon, okay? Nagbubunga ng pag-ibig yan. Una bunga niyan ay pag-ibig sa kanyang salita. Amen! Mahal natin ang salita ng Diyos. Okay? Creates loving His words. Ano po? Letter B. It creates loving His walk. Ano? Anong walk? Yung lakad ng Panginoon dapat mahal mo. Amen! Ano po? Okay? Yan ang nagiging bunga niyan eh. Ano?
Kung minamahal mo yung lakad, kung anong inilakad ng Panginoon. Chapter 2, verse 6 to 8. Chapter 2, verse 6 to 8. Sabi dito, He that saith, He abideth in Him, on Himself also so, to walk even as He walk. Amen po ba? Amen. Ano? Walk as even as He walk. Okay? Brethren, I write a new commandment unto you, but an old commandment which ye had from the beginning. The old commandment is the word which we have heard from the beginning. Again, a new commandment I write unto you, which thing is true in Him and in you, because the darkness is past and the true light now shineth. Okay? Amen po? Amen. Okay, it creates loving His walk. Alam niyo yung walk yan? Way of living. The way of living. Uri ng pamumuhay. Okay? Kung anong ibinuhay ng Panginoon, yun ang dapat mahalin mo. Amen! Kung anong nilakad ng Panginoon, ay dapat yun ang mahalin mo. Okay? That's the purpose of fellowship. Kasi nakikita natin ano, sa ating pong pagsama-sama, ano ay atin pong sinusundan ang yapak ng Panginoon Jesucristo. Amen po ba? Ano? The longer na tayo po ay nagsasama-sama para sa Panginoon, mas the more nakikilala natin ang Panginoon Jesucristo. Kung ano yung buhay na ibinuhay ng Panginoon, ay dapat maging ganun din ang ibuhay po natin. Amen! Okay? Walk. Sabi ng talata dyan sa verse 6. Ano ho? Even as you walk. Yun ang dapat sundan natin. Kaya nga tawag sa ating Christian. Tama. Christ. Mayroong word dyan na Christ. Ano ho? Ayun ang dapat sinusundan natin. Tayo yung tagasunod ni Kristo. The one who follow Christ. Yun ang dapat sinusunod natin kung anong ibinuhay ng ating Panginoon sa Kristo. Because fellowship should be centered in love. Mahal natin, hindi lang kanyang salita, kundi dapat mahal natin kung anong ipinuhay niya, nilakad niya. Okay? Kung ano yung lakad ng Panginoon, dapat yun din ang maging lakad natin bilang mga mananampalataya. Amen po ba? Okay, letter C. It creates loving the brethren. Brethren worthily, I mean. Okay? It creates loving the brethren worthily. Okay? For the sake of alliteration. Para letter W din yung dulo. No? So it creates loving the brethren worthily. Ano sumunod na ano dyan? Verse 9. Sabi na talata. He that sayeth, he is in the light and hateth his brother is in darkness even until now. Amen po ba? That's right. Ano ho? Ang sabi ng talata dyan, kung sino man daw nasasabi na siya nasa liwanag na, ngunit napupuot sa kanyang kapatid, siya ay nasa kadiliman pa rin hanggang sa ngayon. Right. He that loveth his brother abideth in the light. Siya na nagmamahal sa kanyang kapatid ay lumalakad sa liwanag. Amen. Nananatili sa liwanag. And there is none occasion of stumbling in him. Okay? Tayo ho, bilang mga kapatid sa Panginoon ay dapat, tanggalin na natin yung mga tampuhan. Amen! Amen! Okay, kaya may fellowship tayo eh. Ano, mayroon tayong fellowship because kapag ka mayroon tayong fellowship na magandang fellowship natin dito, ano, nagdudulot yan ng pagmamahalan ng magkakapatid. Amen po ba? Amen! Ano ho? Eh sa'yo mo, mahal mo ang Diyos. Okay? Mismong kapatid mo, napupuot ka. Ang Diyos na, di mo nakikita. Sa'yo mo, mahal ko ang Diyos. Ang Diyos na, di mo nakikita eh. Yung kapatid mo, nakikita mo araw-araw. Hindi mo kaya mahalin. Okay? Napupuot ko sa Kanya. Ano ho? So that is why we have fellowship. Amen! Eh sa Diyos, dapat wala tayong ano dito. Wala tayong iniilagan. Amen! Amen. That's right. Iniiwasan. Di ba? Yes. Buti na lang. Isa lang pasukan natin dyan. Kung marami tayong pasukan, Sabi na papasok yung isa. Nag-iiwasan ko. Okay? Because fellowship should be centered in love. Ano pang kwanta ng fellowship kung wala pagmamahalan dyan? Are you listening? Yes!
Eh dapat mga kapatid, ipakita natin to na tayo po ay may magandang samahan dito. Amen. Because fellowship should be centered in love. It creates loving the brethren worthily. Okay? And thirdly, pang-apat, letter D. Letter D under that, it creates loving, not the world. It creates loving, not the world. Yan. Kanina, loving. Mayroong not. Loving, not the world. Amen. Sa fellowship, ano ho, nakikita natin dito na hindi natin dapat mahalin ang mundo, kundi mahalin natin yung fellowship natin dito sa church. Amen. Okay? Mahalin natin ang Panginoon. Ano ho? Okay? It creates loving not the world. Sabi sa verse 15, talatang 15. Ang sabi ng verse 15, love not the world, neither the things that are in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ano ho? Sa fellowship, that's the purpose and that should be the center of our fellowship. Ano ho? Nakikita natin dito na dapat mas mahalin natin ang Panginoon. Amen! At ang mga bagay na spiritual, hindi yung sa mundo. Hindi yung mundo! Ang dapat mahalin natin. Ano ho? Love not this world. This present world. Ang sabi ng talatang 15 dyan, love not the world. Neither the things that are in the world. Yung mga bagay na nasa mundo. Alam niyo na kung ano mga bagay na yan. Okay? Na nasa mundo. Na yun na dapat hindi natin minamahal ng gusto. Because if anyone loved the world, sabi ng Bible, the love of the Father is not in him. Kung ang sino mang tao o Kristiyano nagmamahal sa mga bagay na sa mundo lang, ang pag-ibig ng Ama wala sa kanya. Ano pa ba kayo? Ma! Okay? So, fellowship should be centered in love. Sa pag-ibig natin sa Diyos. Sa kanyang salita, sa kanyang lakad, ano ho, sa mga kapatid, sa Panginoon. Pang-apat, ano ho, hindi tayo dapat umiibig sa mundo. Okay? At pang-letter E. Pero pang-letter E yan. Okay? It creates loving His will. It creates loving His will. Sabi dito, no ho, sa verse 17, look at verse 17, sabi ng talata, the world passeth away, and the last thereof, but he that doeth the will of God abideth forever. Love His will. Mahalin mo yung kalooban ng Diyos. Amen po ba? Ano ho, ano bang bagay na kalooban ng Diyos, yun ang dapat mahalin natin sa fellowship. Amen. May fellowship tayo. It should be centered in love. Yun ang dapat pinamahal natin. Kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen. Amen. Hindi yung kalooban mo. Okay? Ano ho? Yun ang dapat kinapahalagahan natin sa fellowship. Okay? Fellowship should be centered in love. Ano yung una? Fellowship should be centered in the Lord. Fellowship should be centered in love. And thirdly, we close with this. Mamaya yung dalawa. Fellowship should be centered for the lost. Fellowship should be centered for the lost. Ano ho? For the lost. Look at verse 18 to 19. Sabi dito, ano ho? Little children, it is the last time. And as ye have heard that Antichrist shall come. Pakinig po kayo. Right. Even now are there many Antichrist whereby we know that it is the last time. Huling mga oras na, mga huling mga panahon na. Ano, mga huling panahon na. E sabi ng talata, verse 19, they went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt continue with us, but they went out and they might be manifest that they were not all of us. Okay? Bakit po? For the lost. Fellowship should be centered for the lost. The purpose of the fellowship is for the lost. Okay? Not just for us. Para sa ating lahat. Ano kundi pati doon sa mga ligaw pa o hindi pa man ng patay. Because, I mean to say, mga patid, sa church, ano, sa pagsama-sama sa church, hindi lahat na nandyan
I believe hindi lahat na nandyan saved na. Ma, that's right. Okay? May nagkukunwaring saved lang dyan. Pero deep inside, ano ho, wala pa rin talagang relasyon sa tama. Walang tamang relasyon sa Panginoon yan. Ano ho, unsaved pa yan. Okay? Kaya doon sa fellowship, the purpose of the fellowship is for the lost. Doon sa fellowship, habang nandiyan ka palagi, nakakasama ka palagi, ano ho, nakakarinig ka ng mensahe ng Panginoon, okay, he listen, nauunawaan mo yung kaligtasan mo. Yan po ba kayo? Okay? So the first time na marinig mo lang ebanghelyo, sometimes, hindi ka pa na kinatagpo ng Panginoon dyan eh. Ano ho, pero as you are listening, ano ho, habang patuloy na nakikinig ka at kasama ka palagi sa fellowship, hey listen, nakakaunawa ka ng kaligtasan mo. Ano ho, at sa fellowship, mayroon kang dinadala dyan, mga bisita. Ano ho, ang purpose niya ng fellowship is for them to get saved. Amen po ba? Ano ho, ang sabi ng talata dyan, ang panahon, talaga, nandito na tayo sa last days eh. Ang Antikristo nandyan na eh. Kahit yung mga nasa loob, kinukuha pa eh, ng Diablo. Bakit sila umalis? Kasi sabi ng Bible, no? Nasa church na, nasa fellowship na yan, no? Umalis pa sila. Lumabas mula sa atin. Bakit? Hindi safe eh. Unsafe yan eh. Right. And I believe, mga kapatid, yung mga talagang hindi na natili at sila yung mga umalis, unsafe! Hindi nakaunawa ng kaligtasan niyan. Mula pa ng pasimula, dinasave. Sabi ng talatang 19, oh, they went out from us, but they were not of us. Talaga, hindi sila sa atin. For if they had been of us, sapagkat kung sila'y talagang sa atin, they would no doubt, walang duda, sila'y nagpatuloy sa atin. Sabi diyan, okay? But they went out that they might be made manifest upang talagang may pakita nila na talagang sila hindi talaga sa atin. That they were not all of us. Marami nang nakatan sa church na ito. Tama. Marami na tayong nakapellowship. Pero lumisan, pumasok at umalis. Pumasok at lumabas. Sapagkat unsaved, hindi nakaunawa ng kaligtasan. Amen po ba? Amen! So praise God, sapagkat kayong nananatili, na i-believe na unawaan yung mensahe ng kaligtasan ng kaluluwa nyo. Amen! Okay? Kaya may fellowship tayo because that's the purpose for us to get saved. Ano? For the lost. Ano? Sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Letter A. Dalawa lang puntos to. Under that, let us have partnership. Let us have partnership in going. Amen po ba? Let us have partnership in going. Kaya may fellowship tayo para magkaroon tayo ng partnership sa paglabas. Amen po ba? Amen.